Makasaysayang araw po sa ating lahat. Ako po si Shao Chua, isang historiador at isang guru din ng kasaysayan na katulad ninyo. Welcome po sa ating programang Kasaysayan Kay Saya. Ayan, mga kaibigan. Yan po yung handog sa atin, ito pong programang ito ng Vibal Group. At ito po ay mag-e-ere sa atin sa Facebook Live ng Vibal Group sa mga susunod na 10 linggo. So, tatawagin ko po ngayon ang isang kaibigan natin na ngayon po ay isang cultural worker po siya na nasa Australia para kumuha ng kanyang masterado, Australia National University. Siya po ay nakilala ko po bilang estudyante ng De La Salle University at aking mabuting kaibigan. Mga kaibigan, gusto ko pong ipakilala para samahan ako sa isang diskusyon si Binibining Shanice Espirito. Shanice, nandiyan ka na ba? Umaga. Makasaysayang umaga po sa inyong lahat. Yeah. Talaga, makasaysayang umaga po talaga. And of course, you're as beautiful as ever, Shanice. Salamat po. Ano, ang pag-uusapan natin, Shanice, ngayon ay ano ba ang kasaysayan? Bago tayo kumuha ng mga comments, no? Pero sa dami niyan, malamang pipili lang po tayo. Pero maraming salamat at sinasamahan niyo po kami. At Shanice, salamat at sinamahan mo kami kahit na tanghalian dyan, sumama ka pa rin sa amin mula sa Australia. Ayan. Sige. Pleasure. Ayan. Ay, salamat po. Okay, mga kaibigan. Ano ba ang kasaysayan? Well, una, kailangan tingnan muna natin yung definition ng history. At ito yung lagi nating pinapakita sa klase. Pero bago ko sagutin yan, Shanice, ano? Bago natin sagutin yan. Shanice, tanong ko lang sa'yo. Ang daming tao na nagsasabi, no? Boring daw ang kasaysayan. Boring. Sa tingin mo, bakit? Sa tingin ko, bilang yung time na hindi pa ako inclined sa kasaysayan at sa kultura, nakita ko na yung the way na tinuturo ng mga teachers noon ay napaka-linear niya. In a way na puro ang kailangan mo i-memorize bilang estudyante, kailangan mo i-memorize ang mga dates, ang mga pangalan, ang mga lugar, ang mga nangyari. Yung pag-present sa kasaysayan ay parang ang dami mo kailangan i-memorize, hindi siya dynamic. Yun. I think yun yung best way na i-define yun. Hindi dynamic ang kasaysayan nung tinuturo yun noon. So, minsan, parang nangyayari, parang listahan yung approach, mga pangalan, dates, no, mga short description of events, tapos parang hindi na kukonekta. Yan yung siguro isa. At yun yung mahirap, ano? Ano pa ba? Tapos makikita mo na pagka pinamemorya ito, parang yun yung importante. Yung ma-memorya mo. Now, Shanice, hindi ko sinasabing hindi importante ang pag-memorya. Kasi kailangan talaga ng mga facts, no? At kailangan may alam ka rin doon sa kwento. Pero mamaya, ipapakita natin, paano ba magkakaroon ng pag-memorya nang hindi naman nagiging boring? O nas nagiging madali ang pag-memorya? So mamaya, pag-usapan natin yan masyad. Gusto kong puntahan yung aking kaibigan na vlogger, no? Actually ano, kasama siya lagi noon kapag pupunta dito ni Nas Daily, no? Nas Daily, no? At itong ating kaibigan na si na vlogger ay meron po siyang YouTube channel na ang kanyang ginagawa ay mga videos ng discussion ng kasaysayan. So tinatawagan ko po ang aking kaibigan si Vlad Balaw. Vlad. Hello po, maganda. Isang makasaysayang umaga po sa inyong lahat. At isa, nagagalak ako na makasama kayo, Professor Shao, and of course, kay Miss Shanice, na it's really an honor na makasama kayo sa ganito na uri ng diskusyon. Good morning po.
Oh, salamat ha. At tanda natin na ako nasa Tarlac City, si Shanice ay nasa Australia. Yan ba'y Canberra o Sydney? Canberra. Ah, sa Canberra. Oh, wala ka pa nakikitang kangaroo? Meron, madami. Madami dito. Masaya bang makakita ng kangaroo at ng Joey? Cute sila. Medyo matangkad nga lang kaya medyo nakakatakot. At matangkad pa ba sa'yo? Ang tangkad mo na. Hindi naman. Mga kasing height ko. Pero medyo mabilis din sila eh. Pero cute naman. From a distance. Okay naman. Okay. Sige. Vlog, nasan ka ngayon? Nandito po ako sa aking ating natuluyan na bahay. Sa Quezon City. Diba napaganda ng tinutuloyan mong bahay? Parang nasa San Agustin. A joke. Yung ba? Ano location? May Metro Manila ka lang ba? Metro Manila. Opo, Quezon City lang po ako. Oh, sige. Eh ito lang basically ang itatanong ko sa iyo. Bakit sa palagay mo ang mga tao ay parang hindi relevant sa kanilang kasaysayan? Kasi una-una po no, sa para sa akin, no, katulad nga po ng sinabi ni Miss Janice kanina, is nakasanayan natin na parang pag may tinuturo sa atin, especially kapag history, napaka-linear niya, no? Being a student din ng history. Is parang tuloy-tuloy lang. Tapos, yung mga stories, parang nakikita ko na parang pag pumasok yung istorya, nagwawakas lang din siya. And yun na yun. Parang yun na yung beginning and ending ng istorya. And parang akala nila, yung istorya na yun ay para doon sa panahon na yun. Which is, in turn, kaya nga natin siya pinag-aaralan is para nga makarelate tayo and magamit nga natin siya sa kasalukuyang panahon, no? So parang ganun, kaya parang pakiramdam ng tao, yung existence ng istorya na yun is para lang doon, specific lang para doon. At walang connection sa iba pang nangyari sa ating kasaysayan. Opo, parang ganun nga rin. Diba? Kaya no, parang meron tayong moment na yung nung napanood na ng mga tao, yung General Luna, Goyo, parang nakita nila na parang Marvel Cinematic Universe yung dati. Ah, connected pala sila sa isa't isa, parang ganun. Yes. So, ako, meron akong kakibat ng mga sagot nyo. Sinususugan ko lahat ng sagot nyo. Tama lahat yan. Meron din akong pananaw tungkol sa bakit boring ang history. Kasi sa matagal na panahon, hindi makarelate ang tao sa kanyang pinag-aaralan kasaysayan. So, let me continue itong ating definisyon ng kasaysayan, mga kaibigan. At makita natin kung ano yung problema. Okay. So, when we define history kasi, mga kaibigan, history is the chronological record of significant events. The study of past events. So, ito yung traditional na dictionary definition ng history. So, kapag sinabi mong history, parang biology is the, it came from two Greek words. Bio means life and logos means study. Ganon din ang history. Parang ganyan. Nakakahon tayo dun sa chronological record of past events. Huh? Ang tanong. Ayan o, galing pa sa Merriam-Webster yan. Yung pong Merriam-Webster, walang kinalaman kay Miriam Santiago. Ayan. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa, dakilang babae. Pero yung Merriam-Webster, no? Yung diksyonaryo na yan, yan ang original na Webster. So, kailangan nating tingnan ito. Nakalagay, chronological record of significant events, study of past events. Now, kung ang history, alam nyo, sa tradisyong Europeo, ang history po ay ano, no, positivist. So, ang mangyayari dyan, pag positivist, ibig sabihin, no documents, no history. So, masyan ang tanong ko. If history is the written record of past events, sino lang bang nakakapagsulat ng record? Sa tingin ko, kung titignan nyo, ang mga nakakapagsulat lang talaga ng books, ganon, ay yung mga edukado, di ba? Yung mga tao na meron talagang pinag-aralan dahil siyempre sila yung nakaka-afford na magkaroon ng education. So, masasabi natin na talagang... Wait a minute. Yes. Wait a minute. Did I hear you right, mga kaibigan? Did I hear you right? Huh? Ang kung history is the written record and ang record po
ay sinulat lang nung nakakapagsulat. At ang nakakapagsulat po ay nakapagsulat dahil sila po ay nakapag-aral. At yes. Sabi mo, Masyanis, ang nakakapagsulat at nakakapag-aral ay nakapag-aral dahil yes. They can afford, mga kaibigan, they can afford. Yes. So, bakit ako natatawa? Ibig sabihin, Shanice, I agree with you and you agree with me and we agree all together. Ha, mga kaibigan? Na ang history ay sinulat ng mga makakapangyarihan at ng mga mayayaman. Kailangan natin tanggapin ang fact na yon sa totoo lang. Di ba? Anong masasabi mo dito, Vlad? Ito ba naniniwala ka dito? Of course, opo, no? Kasi ano eh, parang sa ganitong pagtingin, parang inaalisan natin ng kwento, no? Ng mga istorya, yung mga taong hindi naman nakakapagsulat. Eh halimbawa, ipagpalagay na lang natin na yung may mayaman din o may kakayahan din, pero walang kamay. So dahil hindi siya nakakapagsulat, so basically, parang inaalisan mo na rin dyan ng istorya. Ito yung mga kwento naman siya, pwede niya rin i-share sa bawat isa, no? So, marami. Tama, well, pwede naman din siya magsalita at may magsulat para ayun. Sa kanya. Pero ang talagang pinag-uusapan talaga din natin dito, Vlad, ano, at Shanice, ay ano yung kung paano natin sinusulat ang history ay hindi makarelate ang tao. Kasi ito'y kasi history ng mga makakapangyarihang tao. Kasi kapag kunwari, history ng gera. Ang nangyayari dyan, history ng gera ay puro mga general ang pinag-aaralan. Diba? So pagka history ng Pilipinas, diba? Laging ang timeline, pre-colonial, Spanish period, American period, Japanese period, post-colonial. E pag sinabi mong prenatal at postnatal, ibig sabihin yung pagkapanganak ng babae, yun ang pinakamahalaga. At yung postmortem at premortem, yung pagkamatay, yun ang pinakamahalaga. E sinasabi ba natin, kolonyalismo ang pinakamahalaga na nangyari sa ating history? Dahil ang mga kolonyalista ang nagsulat ng ating history. Yun ang problema. Di ba? At makikita nyo dito na after the war, paano ba natin tinatalakay ang history? Sa pamamagitan ng Pangulo. Di ba? From Aguinaldo, Quezon, fast forward to Macapagal. Tapos syempre ang susunod na Pangulo kay Macapagal, di ba? Si my countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Di ba? Ako'y nagagalak sapagkat ako'y natutuwa na kayong lahat ay nasisihan. O, teka. Sino susunod ng presidente? After Marcos. Sorry. Siyempre, si Cory. 3 years ago, I left America in grief to bury my husband, Ninoy Aquino. I thought I have left it also to lay to rest his restless dream of Philippine freedom. Today, I have returned as the president of a free people. O, sino susunod? Ramos. Kaya natin to. Watch the point, watch the beep. We have no more beep. We have only peace. So therefore, peace with you, all Filipinos, fellow countrymen. Kaya natin to. Tapos tatalon, di ba? Oh. Di yung susunod. President. Pinawal ko ang kawayan. Ako po yung likod, Joseph F. Sitwestrada. Ako po ay nakikiramay sa aking dating katunggali pero isang dakilang mamamayan ng Maynila. Fred Lim. Si Mayor Fred Lim ay hindi matatawaran ng kanyang pagmamahal sa lungsod. O, sino susunod? Gloria. DMA. Hinahamon niyo ba ako? Mami na mahal kong kababayan. I was so anxious to protect my votes. I am sorry. Pinagsisisihan ko ito ng lumos. O, sino susunod?
Sama-sama po tayo sa daang matuwid. At syempre, yung pangulo natin ngayon nagsasabing, my God, I hate drugs. Pero, but seriously speaking, no, Shanice, Vlad, napakaganda nito kasi para maintindihan natin na ang pinag-aralan sa matagal na panahon, traditional political history. Ibig sabihin po nun, mga kaibigan, ay ano po ito? Yung mga anong ginawa ng mga leader, yun nang pinag-aaralan sa history. So, paano yung mga mahihirap? Paano yung mga kabataan? Paano yung mga babae, kababaihan? Di ba, matagal na hindi nagsulat ng history ang mga kababaihan. Di ba? So, kung traditional history, written, napakahirap. No? At ang mangyayari pa dyan, ang tanong, Vlad, meron bang sinulat ng mga dokumento ang ating mga ninuno? Ayan, katulad nga ng nakikita natin, yung Laguna Copper Plate Inscription at saka yung mga iba pang mga natagpuan no, sa iba't ibang panig ng bansa. Pero napakalimitado lang. Yun lang yung pagkukulang. Iilan lang, mga kaibigan. Iilan lang po. Yun yung problema natin. Kaya po, ang problema natin ngayon, ang mangyayari dyan, pag dadating ang wala tayong history. So dadating ang mga colonizer at sasabihin, ah, kayo naman na Indio, wala kayo na istorya, isusulat namin na ninyo na istorya. Eh kaya ayun, sinulat nila ang ating history sa perspektibo nila. No, kung ang tingin nila sa atin, di ba, sa kanta ni Pocahontas, yung mga naabutan pa yung panahon ko, nung Pocahontas, 1994 yata yun, di ba? Sabi ni Pocahontas, you think the only people who are people are the people who look and think like you. Diba? So, yung kolonyalismo, ang tingin lang niya, sila lang ang tao at yung iba ay inferior. So, kung ganun sila magsulat ng history at yun ang ating binasa, yun ang nangyari sa Pilipino. Colonial mentality ang nangyari. Palaasa tayo ngayon sa dayuhan. Hindi tayo makatindig kung wala dayuhan. Bakit? Sa lahat ng mga pagtalakay noon ng history, ang pinatalakay nila, ano ba ang pamana ng Espanyol? Kung wala ang Espanyol, wala ang ating mga ang ating faith. Wala, kayo lahat mapupunta kayo sa impyerno. 'Di ba? So, 'yun yung nangyari diyan. Wala ang Amerikano, wala ang edukasyon, kayo ipawan man ng bombo. Eh kaya yung mga libro binabasa natin, 'di ba? Ang nakalagay diyan ay before the coming of the Spaniards, as we have hinted, the Philippines were backward in civilization. Backward. Ibig sabihin po, dumalakad po tayo ng patalikod. Sorry po, joke lang po. So, backward in history, as compared with most of the rest of the Far East, we are still but partly removed from the primitive stages of culture. So, pag binasa mo yan, backward at primitive tayo, mga kaibigan. Paano, anong nangyayari dyan? Paano tayong mag-aano dyan? Paano nating aanuhin yan, no? Ituturo sa mga bata, ang akala nila bobo ang kanilang mga ninuno. So, ikaw, Masyan, na-meet mo na itong taong ito eh. Kikilala mo ba yung tao na magre-redefine para sa Pilipino kung ano ba dapat ang pananaw niya sa history o sa nakaraan? At batay ito sa ating mismong definisyon, ano ba ang history sa ating wika? O, Masyan, kilala mo ba yon? Si, ano, ang makilala, tama ba? Siyempre, si Seyo Salazar. Diba? Sabi ni Seyo Salazar, dapat we go beyond the Western definition of history. At tignan natin yung ating salita para doon. At ang salita nga natin ay, ano, ayan na, kasaysayan, mga kaibigan. So, kasaysayan ay nagmula, Vlad, saan nagmula yung salitang kasaysayan? Ano salitang ugat yan? Ay, nagmula yung salitang sanaysay, no? Na may saysay. Sabihin ko na. Okay. Storya, kwento. At saysay is kwento. Saysay is also kabuluhan, kahulugan, kahalagahan, katuturan. At laging itatanong mo, Vlad, Shanice, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa Vival Group, ang ano ang mahalag, ang tanong, political question,
kung ito ay may saysay, kung ang salaysay ay may saysay, sabi mo nga Vlad, may saysay para kanino? Para kanino? At syempre, ikaw, sa palagay mo Vlad, para kanino? Siyempre yung kwento ay para doon sa mga taong involved una doon sa kwento o doon sa mga grupo ng tao na may pakinabang doon sa kwento. Tama. So, sabi ni Salazar, ang kasaysayan ay mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysayang grupo ng tao. So, kumbaga, i-demonstrate natin yan. Oh, yung grupo ng tao yan, nasa bilog. Isang kultura sila. No, salamat dito Team Dakanay sa napagandang, napakadaling illustration na ito. Mas mahirap pag in-illustrate ni Salazar eh. Pero ito simple lang. Ang sasalita ay nasa kulturang yon, yung bilog. Tayong lahat Pilipino. So, nagsasalita ang Pilipino, ang nakikinig ay Pilipino, at ang mensahe niya, ang medium niya, ay dapat naiintindihan. At nasa kultura ng tao. Kaya mahalaga yung wika. Mahalaga yung wika na naiintindihan ng tao kasi mga salaysay ito na may saysay para sa kanya. At ang tawag nga dyan ni Seyo Salazar ay pantayong pananaw. Diba? Pantayong pananaw. At kung tumitingin ka naman sa ibang lugar tungkol sa kasaysayan nila, pansilang pananaw yun. At kung sumasagot ka naman sa ibang tao sa kasaysayan na sinasabi nilang atin, pang kaming pananaw naman yun. At pag yung ibang tao ang nagsasabi ng ating kasaysayan, sa kanilang sariling pananaw, tulad ng ginawa ng mga dayuhan, yan ay tinatawag na pangkayong pananaw. So yan yung mga frames, hindi yan doktrina, hindi yan dogma, pero yan ay mga lente o school of thought na pwede nating i-apply sa pagtingin sa kasaysayan. Napakadaling intindihin, mga kaibigan. Napakadali lang pong intindihin yan. Diba? Lagi ko pong sinasabi, ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento, meron itong metodo. Magtanong, mag-imbestiga, at magkumpara. Ako po si Xiao Chua para sa Vival Group. Kasaysayan, kaysaya! Paalam!